Nagsimula na ang panahon ng Kwaresma o Lenten para sa mga nananampalatayang Katoliko. Sa probinsya ng Pampanga, naging taimtim ang pakikiisa ng Kapitolyo sa Miyerkules de Ceniza o Miyerkules ng Abo na pinangunahan mismo ni Governor Dennis Dela Pineda. Kasama ang mga department heads at daang-daang empleyado ng Kapitolyo ng Pampanga, isang Santa Misa ang idinaos para sa pagsisimula ng Kwaresma. Pamabayo kami at maging balayan mong malaya para keto. Sa homilya, ibinahagi ni Reverend Father Joseph Mary Bacay ang tunay na simbolo ng abo. Ang tao ay may hangganan, makasalanan at tanging ang krus ni Kristo ang pag-asa sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya nga maganda po na itong panahon na ito ay talagang tumutok lang tayo doon sa ano ba yung nakakatulong sa atin. Ano ba yung nakakabigay sa atin ng isang makabuluhang buhay, no? Mabuting buhay. At ito po ay ang yung nga, pag-iwas sa anumang nagdadala sa atin sa pagkakasala at gumawa po ng mabuti, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Naglalagay ng abo sa noo ang mga nananampalataya bilang tanda ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ngayong panahon ng Kwaresma, paalala ng simbahan sa mga mananampalataya na dagdagan ng pagdarasal at sundin ang pag-ayuno at pagsisisi sa mga kasalanan sa loob ng 40 araw. Kabilang sa mga aktibidad na ginagawa tuwing Kwaresma, ang paghahanda ng pananampalataya, panalangin, pag-aayuno, pagpepenitensya at almsgiving. Magtatapos ang Kwaresma sa Easter Sunday o Pasko ng muling pagkabuhay. Para sa Balita Pampanga, Louis Zerutal.